sa bansang binubuo ng 7,000 isla, ilan sa pinakamatinding hamon para sa mga kababayan nating araw-araw na naglalakbay, ay ang tumawid sa malawak na katubigan. Bukod sa mahal at mabagal na transportasyon, dagdag kalbaryo din ang masungit na panahon. Sa katunayan nga, dahil sa nagngangalit na alon, kaya naitala na rin ang ilang trahedya sa dagat. Isa sa mga rason kung bakit nais ng ating Pangulo na mapag-ugnay ang mga pangunahing isla mayroon ng Pilipinas. Bagamat kapos sa budget, hindi naman ito naging hadlang para maisakatuparan ang ilan sa mga dambuhalang tulay na kokonekta sa magkakahiwalay na isla. Ano-anong tulay kaya ito? Gaano nga ba ito kahaba? At kailan ito posibleng mapakinabangan ng ating mga kababayan? Hey, what's up mga ka-SEFTV? Welcome po sa ating panibago na namang vlog. At ngayong araw ay atin namang pong sisilipin ang mga pinakauling kaganapan sa mga ginagawang tulay sa iba't ibang sulok ng Pilipinas. Ito po yung mga tulay na kilokilometro ang haba at talaga namang abot langit ang ginawa pag natapos na ang paggawa dito. Kaya naman samahan niyo po akong bisitahin at silipin ang 5 sa mga itinatayong pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas. Number 1 sa ating listahan ay ang Panguil Bay Bridge na matatagpuan sa ilagang bahagi ng Mindanao. Taong 2018 nang isinagawa ang groundbreaking ceremony sa isa sa mga flagship project na bahagi ng Build Program. Bagamat hindi pa kumpleto ang buong plano, siniguro naman ng gobyerno na may tatayo at may sasakatuparan ang matagal ng pinapangarap na proyekto. Disyembre nitong nakaraang taon nang makumpleto ang pag-aaral at paggawa sa pinal na disenyo. Sa habang aabot sa mayigit 3.7 kilometers, tatawirin ng tulay na ito ang katubigan ng Panguil Bay mula Tangub City, Misamis Occidental hanggang Tubod, Lanao del Norte. Sa halagang aabot sa mayigit 7.3 billion pesos, ang proyektong ito ay poponduhan sa pamamagitan ng loan agreement sa gitna ng gobyerno ng Pilipinas at Korean Export-Import Bank. Inaasahang sa unang bahagi nitong taon ay opisyal nang maumpisahan ang konstruksyon sa dambuhalang proyekto. At kapag nagtuloy-tuloy ang paggawa dito, ay tinatayang aabutin lamang ng mayigit 3 taon bago matapos at magamit na ito ng publiko. Kapag natapos na ang paggawa dito, ay asahan na ang mas mabilis at maginhawang biyahe na mula sa 2.5 oras, ngayon ay aabutin na lamang ng ilang minuto. Pag nagawa na ang Panguil Bay Bridge, sa habang 3.7 kilometers ay malalamangan na nito ang San Juanico Bridge, ang kasalukuyang pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas. Mula Hilaga, puntahan naman natin ang katimugang bahagi ng Mindanao kung saan itatayo ang pangalawang tulay sa ating listahan. Ito ang Davao Samal Bridge, ang tulay na mag-uugnay sa Samal Island at mainland Mindanao. Ilang taon na rin nag-uusapin para sa mga taga-Mindanao ang pagtatayo sa grandioso at pambihirang proyektong mas magpapabilis sa biyahe papunta at pabalik sa isla ng Samal. May mga positibo at meron din namang mga negatibo kung matutuloy nga ba ang proyekto.
Bukod kasi sa malaki ang posibleng magastos dito, tila magiging hamon din ang paggawa sa mismong tulay. Pero sa henerasyon natin ngayon, tila wala na yatang imposible. Tulad na lamang ng posibilidad na magkaroon ng commercial flight papuntang buwan. Balik naman tayo dito sa Pilipinas. Alam nyo ba na nitong nakaraang buwan ng Enero, formal lang pinirmahan ng gobyerno ng Pilipinas at China ang commercial contract para sa paggawa sa Samal Island to Davao City Connector Project. Base sa napagkasundo ang magiging disenyo, ang proyekto nito ay may kabuuang haba na abot sa negit 3.8 kilometers. May lapad itong katumbas ang apat na lanes at ang maganda dito ay toll-free ang itatayong kalsada. Ang main bridge ay may habang aabot sa 1.6 kilometers tulad ng Cebu-Cordova Bridge na kasalukuyang ginagawa sa Mactan Channel. Sa gitna ay meron itong kambal na tore na susuportahan naman ng mga naglalakihang kable. Tinatayang aabot sa megit $400 million ang magagastos sa buong proyekto. Pag nagtuloy-tuloy ang paggawa dito, tinatayang aabutin lamang ng mahigit 60 buwan bago ito lubusang magamit ng taong bayan. Pag natapos ng paggawa sa tulay, ay inaasahan na ang paglago ng turismo at negosyo hindi lang sa Davao kundi maging ng buong Mindanao. Buti pa sa Luzon at Mindanao, nandun ang konsentrasyon ng mga dambuhalang proyekto. E paano na lang kaming mga taga-Visayas? Well, nagkakamali ka dyan, sapagkat sa tulong ng mga pribadong kumpanya, matatapos na rin gawin ang tulay na matagal nang minimithi ng mga taga-Central Visayas. Ito ang iconic Cebu-Cordova Link Bridge, ang pangatlong tulay sa ating listahan. Bukod sa pangatlo sa ating listahan, pumapangatlo din to sa mga strukturang tumatawid sa Mactan Channel ng Cebu. Matatanda ang makailang beses na natin itong naitampok sa ating channel. At tulad ng mga nabanggit ko sa naunang episode, ang proyektong ito ay may habang aabot sa megit 8.5 kilometers, may lapad na 4 lanes at ang pinakamataas na bahagi ng tulay ay umaabot ng 51 meters. Sa halagang aabot sa megit 30 bilyong pesos, ito ang nagsisilbing kauna-unahang expressway na nagawa sa labas ng Luzon. Maliban sa mapapabilis nito ang biyahe papunta sa gateway ng Visayas, dagdag atraksyon din ito para sa Pilipinas. Bukod kasi sa pambihirang haba at nakakalulang taas, mapapansin din dito ang simbolong mas magpapakilala pa sa probinsya. Tulad na lamang ng mga higanting tore ng cross na nagsisilbing pundasyon sa main bridge. Ayon sa pinakahuling update, kumpleto na ang lahat ng piling work sa buong proyekto. Naumpisahan na rin gawin ang naglalakihang pylon sa gitna ng tulay. Pag nagtuloy-tuloy ang paggawa dito, ay inaasahan na na bago matapos itong taon, ay matatapos na ang paggawa sa buong proyekto. So eto, marahil ang tanong ngayon ng ating mga kababayan. Bakit tinawag na longest bridge ang sa Panguil Bay? Eh nasa mahigit 3 kilometers lang naman ang haba nun kumpara dito sa Sisilex na nasa 8.5 kilometers. Well, eto siguro ang magandang sagot dyan. Ang Panguil Bay Bridge ay tulay na may hahalin tulad natin sa San Juanico Bridge, habang ang buong Sisilex naman ay binubuo ng kalsada, viaduct at main bridge. Ang main bridge nito ay may haba lamang na abot sa megit 390 meters. Ito po yung bahagi ng expressway na sinusuportahan ng dalawang higanteng pylon sa gitna.
ay ano naman ang pinagkaiba ng bridge at viaduct? Base sa mapapansin mo sa larawan, masasabi mo na viaduct ang isang daanan kung makikita mo sa ilalim ang maraming piloteng nakasuporta tulad ng makikita sa Candaba at Pagudpud, Ilocos Norte. Habang ang sa tulay naman ay sinusuportahan lamang ng ilang naglalakihang poste sa ilalim, kapansin-pansin din ang distansya sa bawat isa na saktong madadaanan naman ng mga higanting sasakyang pantubig. Siyempre alamin din natin ang mga salumpin ng ating mga viewers. Yan, i-comment na sa baba kung ano pa nga bang mga kapansin-pansing pinagkaiba ng bridge at viaduct. Habang inaantay natin ang komento ng ating mga viewers, alamin naman natin ang pinakahuling kaganapan sa pang-apat na tulay sa ating listahan. Ito ang Panay Guimaras Negros Bridge, ang tulay na magkokonekta sa mga isla ng Panay, Guimaras at Negros. Tulad ng iba pang higanting proyekto ng gobyerno, kabilang din ito sa mga proyektong nasa Build, Build, Build program ng Administrasyong Duterte. Pero di tulad ng ibang proyekto, tila napakabagal di umano ng usad nito. At hanggang ngayon ay kasulukuyan pa rin itong pinag-aaralan. Isa sa mga dahilan kung bakit ganun na lang ang pagkadismaya ni Senate Minority Leader Franklin Drilon. Ayon kay Drilon, ang mahigit 32 kilometers na tulay ay isa sa mga pangarap ng mga taga Region 6. Ang pagkonekta sa tatlong naglalakihang isla sa Western Visayas ay kinakailangan para mas mapabilis pa ang pagbiyahe ng mga produkto na isa sa magiging dahilan sa pag-asenso ng buong rehiyon. Dagdag pa niya na patuloy silang gagawa ng hakbang para maipakita pa sa mga mambabatas ang kahalagahan ng mga nasabing tulay. Base sa pinakahuling update sa proyekto, hindi umano pupondohan ng China ang paggawa sa mga tulay at sa ngayon ay nakikipag-usap naman ang ating gobyerno sa gobyerno ng South Korea. Mula naman sa Western Visayas, akyat naman tayo pa Luzon, kung saan naman tatawirin ng pinakamahabang tulay ang malaking bahagi ng Manila Bay. Ito ang Cavite-Bataan Interlink Bridge, ang tulay na mas magpapabilis sa biyahe mula sa mga probinsya ng Central Luzon at Southern Tagalog Region. Alam naman natin kung gaano kalala ang traffic sa buong Metro Manila. Bagamat may mga naglalakihang expressway dito, hindi naman ito makayanan ang mabilis na paglaki ng bilang ng mga sasakyan. Isa sa mga dahilan kung bakit apektado rin ang paglago ng ating ekonomiya, ang mga biyaheng magmumula sa norte papuntang south o vice versa, ay walang ibang choice kung di dumaan sa matraffic sa lungsod ng Metro Manila. Problemang masusolusyonan sana kung magkakaroon ng daanang hindi nadadaan pa sa sentro ng Metro Manila. Kaya naman isa sa mga naisip na solusyon ng pamahalaan na gumawa ng daanang direktang magkokonekta sa mga probinsya ng Cavite at Bataan. Mga probinsyang hindi pa gaanong saturated pagdating sa mga sasakyan at mga probinsyang marami pang pwedeng pagtayuan ng mga bagong daanan. Sa habang abot sa mahigit 32 kilometers, tatawirin ng tulay na ito ang katubigang sakop ng Manila Bay mula sa Mariveles, Bataan hanggang sa Naik, Cavite. Pambihirang proyektong nangangailangan ng masusing pag-aaral. Kaya naman naglaan ng pondo ang ating gobyerno para sa pag-aaral at sa magiging disenyo ng proyekto. Sa halagang abot sa mahigit 3 bilyon pesos, bahagi ng gagawing disenyo ang pagkakaroon ng dalawang navigation bridges.
ang North Channel Bridge na may habang 400 meters at South Channel Bridge na abot naman sa 900 meters. Maliban dyan, kasama din dito ang pagdisenyo sa kilokilometrong viaduct na magsisilbing expressway papunta sa mga nasabing tulay. Sa kasulukuyan ay opisyal nang inumpisahan ang detailed engineering design para sa gagawing proyekto at inaasahang magtatagal ito ng 15 buwan. Ang susunod na pinakamalaki at pinakamahabang iconic bridge ng Pilipinas ang magsisilbing pinakamabilis na rutang madadaanan ng ating mga kababayan. Na araw-araw nilalakbay ang Central Luzon at Southern Tagalog Region. Sa ngayon kasi, inaabot ng mahigit 5 oras ang biyahe mula sa mga nasabing probinsya at inaasahang magiging 20 to 30 minutes na lamang sa bilis na 60 kilometers per hour pag nagawa na ang higanting proyekto. Yan, so nakita na po natin ang 5 magiging pinakamahabang tulay sa buong Pilipinas. Ito po yung mga naglalaki ang proyektong may papamana natin sa susunod na henerasyon. Yan, so sa ngayon niya lang po muna at samahan niyo po ako sa susunod ko pang mga vlogs. Huwag niyong kalimutang i-like at i-share itong video na to at mag-subscribe na rin sa aking YouTube channel. Maraming salamat. I-like at i-share itong video na. Hindi na ako makapag-like. I-like at i-share. Sa ngayon, hindi pa po ako makapag-like post kasi nga kasulukuyan pa rin nagpapagaling itong aking kanang kamay. Matapos na madamay tayo sa isang aksidente, mag-isang buwan na yung araw.